All right, what's up, guys? We are back. So, ano yun? One day absence. Thursday. Thursday. Okay. Thursday today. It's a Thursday. Yesterday, we had things to, medyo na busy. Medyo na busy kahapon. Pasensya na. We couldn't talk about the happenings nung Tuesday, but Kasi nangyari Tuesday? hindi, gagawin marami na nga nag-ano sa atin dahil sinasabi natin yan. Eh. Which I totally understand. De, totoo naman yun. Excuse me. And I accept. Maybe the right term is nothing notable happened on Tuesday. Ayun. Yun na nga yun. Yun Kasi, na nga wait, hindi yun. kita, wait lang ah. Nawala eh. Di mo Hindi kita marinig. marinig. Wait, ayan. Hindi ako Ayan. ata. Ayan, okay. Ayan. So, no, nothing notable happened on Tuesday. So, may basketball na lang yan on Tuesday. Wala It na was ba? just one game though. Sa PBL ba wala? Tuesday. Oh, meron pala. Okay. Pampanga. Pero nothing notable happened. Oh, wala. Actually, practically no bearing na yung mga games Oh, see. doon. So nothing notable happened. Okay, so we'll change. Every time we say na walang No episode, basketball. mali yung no basketball. Totoo naman, tama naman yung point nila na maling no basketball Kasi kasi may parang NBA NBA rin. din. So pwedeng nothing notable happened. So nothing. And also guys, kung meron kasing mga konting nangyayari, we can't stretch that to 1 hour. Yun yung Oh, hirap pinaka-challenge yun. dun eh. So, we're sorry for the term, but now we'll call it nothing notable happened that day, kaya hindi kami nakapag-episode. So anyway, a lot of notable things happened yesterday. Oh yeah, So for today we sure, have an definitely. episode. Pero Let's go muna. put this out of the way first. Shout first muna tayo. Happy birthday to Mark Castillones. Happy birthday to my cousin Kel Batoka. Belated happy birthday to the one and only Miss Patty Chu, Jocelyn Ponsalan, and happy first birthday to his son Joaquin Liam Ponsalan, na lagi niya raw nakakasama manood or makinig. Louis Vern, who broke his phone daw while listening to Shoot First while taking a bath. E. Wait, And then, you broke your phone while you were taking a bath. oh, I hope you were just listening to us, not watching us. sabi niya Joke naman lang. listening eh. Joke Well, at lang, joke least. lang, joke lang. Joke lang yan, joke lang. Okay, Beno Oliveros and his daughter Brianna Elise. Happy birthday, Marlong Libang. Jolo Clemente. Thank you guys. And Angelica Kang and Christine Bermas. Thank you so much. What's up, people? Thank you very much for the support. And yeah. It was a day It was a day of of, it was a crazy day. upsets. It was a crazy day. Nung una pa lang, umpisa pa lang, morning pa lang. They were up when we talk. Okay, let's go UAP na kagad. Okay. Tinay UST. They were actually just a point differential. There was just 1 point different separating both teams Nung first half. half time, bro. Oh. So I mean there was a part na parang wow, dumidikit kita. But then when you watch that third, naalala ko suddenly yung again War oh na flashbacks. parang oh nga pala tinayo nga pala third quarter team to eh. May ganun eh, di ba? Na third quarter Oh. team sila off the dugout. And obviously this year again is super different from prior years when you talk Totally different Ateneo, team. Yeah. but bro, that third quarter was just, they just Which turned it on again, switched it on, took one lang nila lang dalang. So it was tough for UST to climb ano na out of yung it. naging score, putik? Nag-wild sila ng third bro, as in Oh, like nag-wild sila. lumamang na ng halos 15 third. Tama, and tama. It was and a wild I gotta give it to ano, yung Padrigao talaga is matapang na bata. game. Grabe si Atapang na Fortsky, bata. bro. Tapang na bata talaga. Have you ever played with a black eye? Or like something in your eye na natamaan or may Wala, bruise? never, bro. Yung ganong kalala. Kanya Ano siya? talagang bruise. Eh. Hindi ko alam paano siya Pero sabi naman nangangaral. niya, hindi naman daw, Hindi, he akala wasn't ko hindi bothered. affected naman yun. Hindi naman daw, hindi naman. Puta naka Akala mo 8 ko assists black niya eh. eye, hindi affected ang vision mo. Eh. Masakit lang siguro pag hinawakan, pero Ang hindi hirap nun, affected. hindi kaya mahirap yun pag tumatakbo. Yung No? vision? Hindi, as in, alam mo yung parang feeling na pag, di ba, Yun, no, napag if anything, pain. If anything, there was pain or painkiller lang yon before the game, ice. But I don't think it affected his vision. That would have been different. But yung kay Steve Nash kasi severe eh, so nakasara na eh. palalayin. Yun, ito nakabukas naman eh. Kumbaga may bruise lang around it. Oo. Pero I'm not taking anything away from what he did. But
I think I like how he didn't overplay it naman. Oh, sobra. He said, this was totally diba? Different from the LaSalle game where he performed. No, no, no. I'm saying he didn't overplay the injury. Na parang, hindi pa nga makakita eh. Hindi naman, di ba? Sinabi naman niya, di ba, hindi affected. It's tama, fine. So, tama. Hindi niya masyadong ginamit yun. Kasi there are two things you can do if you want to use an injury to your advantage. Either you use it as an excuse or you overplay your performance by saying na, masakit pa nga yung ganito ko eh, or di pa nga nakakita eh. Pero I like how he, you know, stayed in the middle. Didn't affect me. Okay, maganda yung laro ko. Period. Done. So, I like the, I see the ano, bro. The dog in him. I see the dog. Fucking wild, bro. And I'm sure all the Sambonganos are very proud of the way he played yesterday talaga. Ah, 20 points siya eh, diba? 20 career points. High, career high, career high. 20 points, 8 assists, 5 steals. 5 steals. And what's more impressive is it came off a bad game. That's more impressive eh, for me as a player when I see that. Kasi iba yung kumpiyansa ka coming in. Iba yun, yung ganda ng mga nilalaro mo pagdating mo kumpiyansa ka. Ito, you had something to prove it. Kailangan mo mag-bounce back. Yung pressure nandun because naglaro ka ng ganun the last game. Tapos talo pa kayo, LaSalle pa. So alumni were at you, di ba? We're on you, fans. So all the more impressed. I want to say this about Fortsky, which I don't want people to take this the wrong way. Si Fortsky, ano no? May probinsyano vibe. Meron siya, meron siya. Kaya iba yung tapang eh. I don't want to take this the wrong way na. Alam ko Ateneo High School siya, pero growing up. Again, guys, ha, galing akong Ateneo Grade School, so you can't cancel me for this. But you get what I'm saying, the difference between someone who is hungry and someone who is, I don't want people to take it the wrong way. Pero ito, iba pa rin ang probinsyano. Ito na lang bro. Classic example. Okay. Parang, say you're the son of, Basta yung lumaki sa Ateneo, iba yung lumaki sa probinsya. Yun lang yun. I can't really find any better way to say it. I see the ano in him eh. Yung nakikita natin from the likes of CJ, I guess. CJ, Pogoy, Halalon. I see it in him. Yung gigil. Tama, merong gigil. Meron talaga. Hindi kasi yun na eh. Meron siyang something to prove eh. Why is it that in that whole team, he is the most wala akong pake? Because he is the I have nothing to lose mentality. Kasi siya yung ano eh. Feeling ko yung utak ni Fortsky is like, I'm not even supposed to be here. I grew up in, I don't know, di ba? Ako, I personally don't know. So, I grew up somewhere, napunta akong Adamson. Zamboanga daw yan, Zamboanga. O, Zamboanga, tapos Adamson. Tapos Ateneo. Pero, meron siyang chip on his shoulder galing akong probinsya. Hindi nawala sa kanya eh. Yun na nakikita ko eh. Compared, I'm not saying hindi dog yung iba, but you see it naman eh. Diba? Compared to the others sa Ateneo na medyo... That's always at the back of his head eh. Na, yun nga, I'm not supposed to be here. Hindi nawawala sa... I don't know if it's... Again, this is such a... Ano ko eh, cancelable ako because I like touching on these things and I like saying things na ganun because... Analogy nga sana ako nung ang hirap eh. So... Ang hirap eh, ba take the wrong way. Pero like, you get what I'm saying? Yung mga because I compare it with other probinsyanos. And that's honestly, I'm basing it off of experience eh. I grew up at Ateneo Grade School, LaSalle Green Hills, UP College. And honestly, when I go to war with someone like a... Sino bang mga... With Paul Desiderio. Ayan. With Paul Desiderio. Yung mga ganun. June Manzo. Yan. Iba. Iba yung ano nila eh. Gio Halali. Iba yung gigil. Iba yung gigil nila. And I'm basing it off my experience. Ha. So I see it in Fortsky. I see the... Ano na palaban to? Kasi, kita mo eh. Yeah, kita mo wala kang pakialam. Hindi pumasok sa utak niya nga sa Ateneo siya. Oh, and what a time to come because he's the only person on that team na ganyan yung... Yung tapang ba? Ganyan yung ugali niya. I mean, wala, kasi yung iba, si Dave, medyo passive, di ba? So parang there needs to be someone talaga to like, be that fire. Or like that, someone to ignite. Ito exactly yung sinasabi ko. He was what? 2 of 16?
Oh, parang ganyan. Parang ganun, dami di ba? niyang ill-advised shots oh, nung Lasal game. Last game. You know why he has that, I see that dog in him? It's because he didn't stop shooting. If you went 2 of 16, 1 of 16, I forget kung ano siya nun. Oh. And then, social media. He's present in social media. Yep. He's present. Social TikTok media. Sensation niya yan, di ba? Alumni, fans, Twitter, Instagram, TikTok, puta. Calling for his head. And funny thing is, that was like few days, few days from everybody was cheering on him kasi ang ganda ng umpisa niya. Calling on his head. 3 days after, you don't see an inch of papasa muna ako kasi puta, no hesitation. Pa, wala bro. So yun yung sinasabi kong dog. Yun and wala bro. Matapang talaga yung bata. Matapang yung bata. So nakikita ko lang yun sa kanya, yung kay Fortsky. So I believe yung skills niya and yung tapang niya, if ituloy-tuloy lang niya, ay pupuntahan. Kasi hindi rin siya maliit na point guard. He's like, what, 5'11"? Parang mahaba na may ano, oh, di ba? So, oh. You know, he's, I really see him as, he's gonna be the leader of this team. He will be. He will be. And I think as early as now, you can say na siya. I think as early as now, kasi. Kasi. And this is not a shot anyone else, ha? Oo oh, eh. De, wala eh. I mean, you were thrust into the fire, nawala yung mga seniors mo, and then all of a sudden, there's nobody to lead the team. That was SJ. Oh, diba? Tapos ano siya eh, hindi siya yung, hindi niya ginamit na excuse, yung second year ko, bago ko last year, biglang nawala si SJ, hindi niya ginawang excuse na, you need to give me time to, you know. Wala na bro, wala na siyang sinabi. Sinabi niya, nung binigay sa kanya yung responsibility, wala na. G. Oh, you know whom I remember from sino? Him? Which, si Evan Nelly, nung sa San Beda. Because bangko siya first year niya. Although si Evan, kahit papano, alam niya nga mawawala na si Bolick eh. Oh. Bangko niya first year niya, alam niya mawawala si Bolick. Coming in ito, second year, naman, ready siya. Hindi naman, they did prepare for this eh. Although, I remember Evan telling me, nung nawala si Bolick, he wasn't even supposed to be the top point guard. So who and was then, it supposed to be? I forget kung sino, pero may point guard doon na nawala. I don't know if it's Penuela. Parang hindi si Penuela. Si Penuela parang yung year after pe. Pero may isang point guard daw doon na yun yung magiging next after Bolick. But, like, Evan ran him out of practice, ran him out, and wala, naging siya. So, merong ganong vibe. Yung hindi gagawing excuse yung technically first year ko to. Kasi pwede mo bigay yung excuse na yun eh. Na, guys, kahit naman tayo, coming into the season, wala tayong expectations kay Fortsky. Oh, wala talaga. Diba? I mean, sabi nga natin, na baka, you know. Baka mahirapan, baka umakit bayag eh. Oh. Oh, tapos ngayon, if he wasn't playing like this, we'd still give him the pass. Na parang, eh wala, first year niya guys eh. Yun yung in-expect natin. Yun in-expect but natin. We're very happy that he is proving us wrong. Again, there are two ways of being happy na you prove me wrong. I'm happy when you prove me wrong na dinownplay kita tapos hindi naman ako masaya kung hinipe ka namin tapos ganun. There are two ways of proving me wrong and proving us wrong na masaya tayo at malungkot tayo. But for Fortsky, definitely, surprise ako sa kanya. Surprise revelation siya sa akin. Galing. Galing na ba? Just really a lack of... Wala bro, kulang talaga sila eh. Kulang lang talaga. Kulang sa materialis. Kulang. You could see kulang that. Lumalaban eh. That is very evident when... And makikita mo talaga yung lack of depth when you go up against teams that are deep. Pag third quarter talaga tsaka fourth quarter. Eh. Laban naman, yung mga teams na ganyan, laban naman yan talaga sa first half eh. Ako naniniwala kasi ako. Ang teams like UST, they have good, kumbaga top heavy. Oh, sobra. Yung mga top heavy teams, kayang manalo niyan against teams na ganun din yung vibe. Oh, oh. Pero when you go up against a deep team na all 40 minutes meron silang pamalit, doon ka mahirapan. Pero kung 5 sa 5 lang, laban UST. Naman. Laban UST 5 sa 5. Kaya sila nakaganon sa Adamson, naniniwala ako. Kasi kahit papaano yung Adamson, may top heavy vibe eh. And naglaban yung dalawang. Oh, tsaka pag nagsimula na sila matambakan, bro, alam mo naman na mas kakapagod na maghabol eh. Oo, tapos papapagod na nga yung first five mo. Siyempre, pag umupo ka, eto na naman yung second five, which no shot at their second five, but you see the ano naman eh. The difference. The difference of first and second five. So, mahirapan sila pag
pag deep na yung teams na mga kalaban nila. But then again, you know, we'll see if they can surprise a lot of you. I think for UST naman and UE, which we'll talk about later, for these two teams, maybe FU na din. I'm really surprised with FU. But for these three teams, keep it close hanggang fourth and then see what happens. Gano'n naman yun. I'm sure that definitely is the game plan. Yeah. Yeah. Always. But Nick is really up. Bro. Ano ah? Like, magaling talaga. Guys, I cannot wait for you guys to see or watch that Nick Caballero episode. Oh yeah. That was because really fun. Bro, you will understand suddenly na parang, kaya pala. Makukonek-konek niya lahat kung ba't ganun siya kagaling. Like, kami dalawa ni Javi the whole time parang, ina kaya naman pala, bro. Tapos nagpa-flashback yung 33 points siya sa utak natin na parang, kaya pala ganito siya. So, I can't wait for you guys to see that. Okay, so... It was a very fun episode, yeah. Kasi nobody has heard this story yet, eh. Yeah, that was very fun. Okay, so that was the... Ateneo USD, USD game. 79. Okay, so the third game was... Shout out to Kian Baklan. Never ka na mag-guess dito sa shoot wala first. Hindi na, nakita kay Bill. Wala na, bro. Gumawa ba talaga? Ilan ba gila? 13 points siya eh. So, okay, I will say this first about UPNU. Obviously, the alumni in us, malungkot. Kasi oh, talo sobra tayo. Talaga. Sobra the talaga. Alumni in us. But quite frankly, the fan in me, I don't know, I'm not gonna speak for you, but the fan in me, masaya. Kasi, uy, like, inang gulo na eh. Wala nang undefeated. Umikot na yung tinalo nito. So, the fan in me is like, ooh, like, saya. Hindi mo na alam, di ba? Kasi, di ba, before the season, everybody was saying UP is the team to beat. Even and us! Yan. Yeah, di ba? And may... everybody was expecting maybe a sweep nga or mga one or two na talo. Pero, it makes... this early in also how does this play out early in the season na meron na silang talo? Wala naman, it doesn't change the fact that they still need to win their next games. Kahit na ma-win or lose yan, they won't change, but it gives them a sense of hindi tayo unbeatable. Yeah, I honestly think that this was a loss. Wake up they call. Oh. They needed this because lahat ng panalo natin puro come from behind. Oh. And they this needed supposed time. To be another one. Oh, they needed a game na, oh guys, hindi laging Pasko na makakahabol kayo. So baka usin nyo na first quarter pa lang. So, and also, magigising ka also if you're UP because you lost to a team that is not Ateneo or Lasal. Yes. With all due respect to NU. But sinabi naman natin yung top 3, yung tatlong yun eh. Tapos natalo ka dun sa lumalaban for the fourth spot based on our predictions. So, para sa akin, oh, kailangan mag-isip dyan. So, the fan in me is sad. Ay, is happy. The alumnus in me is sad. But the Coach Jeff Napa friend and fan in me is extremely like, minessage ko siya kanina eh. Kagabi pa lang, after na after bro, nag-go alma mater pa lang. Sabi ko, akala ko ba Philoy lang yun? Akala ko Philoy lang yun. Di ba? Nung Philoy, sinasabi niya sa akin, wala, feel oil lang yan. Chamba lang yun. Wala, huwag mo masyadong malakihin yan. Chamba lang yun, feel oil lang yan. So, ito chamba rin. Yun din sinabi niya. Nakachamba. Kaya hindi ko na ni-replyan eh. Bahala ka siya. Di lang ito. Alam ko naman mayabang ang ganda pa sa na utak mo. Nico, ayaw mo lang ilabas eh. Ang ganda na sinabi ni Nico kanina during the game na parang this NU team, yung signature ni Coach Jeff Napa is they will outwork you. His teams will outwork you. Doon ka nila tatalunod. And again, that's exactly what happened today. Again, nagkakatotoy sinabi natin before the season. Given that each team has a face, Coach Jeff is the face of this team. Yeah. Like kung pwede lang kada possession, kada shoot. Now, ang gagaling ng players ni Coach Jeff, and I believe they will also agree with us, na the effect of Coach Jeff, again, is the biggest amongst all the coaches. Kung pwede lang lahat na shoot nila, ito-close si Coach Jeff. Eh. Sa ganda ng mga tinatakbo nila, tapos pag na-shoot, close up si Coach Jeff. Kung pwede lang kasi siya talaga yung... Again, his effect on this team is higher than... Bigger than all the other teams. Forced 23 turnovers. 23 turnovers, bro. You know what sucks lang for Coach Jeff? I believe. If there is a... If you nitpick this win, people are saying wala si Coach Gold. People are saying wala si JD.
which is not Coach Jeff's fault, not NU's fault, not their fault. So I just hope that people don't take away the win just because wala si Coach. Although, syempre, a part of you be like, maganda sana kung nandun si Coach Gold. Oo naman. De, iba kasi talaga, bro. Iba, iba yung imprint pag nandun si Coach Gold. You could say na he was there for the preparations, for the practice. Siya nag-ano ng game plan. Pero pag nandun siya, iba eh. Again, nakita, you can only prepare them. Oh, so much. So much. Entering a game. When it's in the game and you're down 7, down 6, ito na yung adjustments na kailangan mong gawin in the game. Oh, so, wala si Coach Gold. Sakit din kasi, and I can't even blame. Can you imagine put yung coach, sino yung coach na ano? Si Coach, ano? Coach Tom ata pa. Oh, yung bata. Bata niya, di ba? From before niya. Yep. I can't even put him, like, you put him in the spotlight na bigla. At kawawa naman, bro. But he did his best. You gotta give it to him. Pero, for sure. Siyempre, it would have been different if Coach Gold was there. Sobra, sobra sure. talaga. But so, nakita mo naman how he adjusted nung past games natin. Oo, nung Adamson, di ba? Tsaka adjustments niya yun eh, yung biglang humahabol. Oh, meron siyang biglang big adjustment na binangko niya si Carl. Again, we said this before about yung mga interim coaches na to. Yung mga, like ano, di ba, itong si Coach Sandy before. Yung mga tough decisions. Hindi sila very keen on doing it because they will stick to the game plan. Oo, oh, you will go away from the game plan. They will be afraid to veer away from it eh. Can you imagine kung nung Adamson? Oh, tingin mo, kung interim coach, ilalabas siya si Carl ng ganun, di niya gagamitin at all. Come on, grabe. Bro. Iba yung tapang mo kung magawa mo yun, bro. So, only the head coach can do. Not even Coach Gold. Only the head coach can veer away from the game plan. But if you're an assistant, interim, sitting for the head coach, tapos sinabi ng head coach, buong linggo, practice ninyo, si Carl Tamayo yung finishing five. Tapos pagdating ng game, kunyari nakita ng assistant coach, parang bumabagal tayo pag nandun si Carl. Oh. Kanyari, nung Adamson, lagay kaya natin si Lucia. Can you imagine gawin mo tapos natalo ka? You're gonna receive a lot of flack for that. Hindi pwede. Kaya iba pa din pag nandun yung head coach. Hindi na skill yun eh. Parang hindi you just na. Know your place. Oo. Oh, oh. Assistant lang ako dito. Coach Gold yung... Hindi mo naman masisi. Hindi mo masisisi. But then again, hindi ko kukunin. I'm not gonna take anything away from the NU win, bro. They deserve that. They super worked for it. Get 40 minutes nila trinabaw yun eh, putik na yan. Galing, parang di na papagod. Shout out to their strength and conditioning coach. Oo, putang galing, bro. Tapos hindi sila, si Malonzo, si Yu, lahat sila pare. Tsaka bro, underrated yung frontline nila. Si ano, Derby Mahinay, Mahinay, tsaka yung Malonzo, yung okay din yung sentro, tsaka man. Yung import nila si Omar dyan, yung ano, Figueroa, galing din. Uy, siya pa yun Figueroa. Saan ba lakuha yung import nila? Jaggy, pinasok bigla si Jaggy. Oo nga eh, si Jaggy. Si Jaggy, si yun. Steve na yun. Si ulit din eh, no? Bro, grabe. Ano yun, parang yung ano nga ba tawag ni Coach Chotson, Kumakurimaw. Kumakurimaw. Grabe. Ang gagaling, bro. Ang gagaling. And you gotta give it to NU, and they're only making the tournament more exciting. Yep. The yep. season. This more is exciting. Very good for the league. Which actually, for me, yun nga, to add to the timing of the loss, we're facing Ateneo the next game. So could I really be a good or bad thing. It could go both ways. Tama ka. Pero ways. for me, this is good for them. This is good. Kasi but, at least alam nila na. Tangan, we're not invincible, pari. Okay, but here's a question. Okay, returning Coach Gold, given yon easily. Okay. Returning JD. That JD is... will return, di ba, on Sunday? Yep, he will. Okay. I assume naman, nagpa-practice yan the past weeks. Oo, siguro. Di lang siya naglalaro. Oo. So hopefully, nag-scrimmage. Sana. But, that will play a factor. Again, it can go both ways. If we get the JD that we know, then obviously, I'm taking UP. Okay, I'm not even sure yet. Wait, time out. Parang ano lang sa akin yun eh. Instinct eh, I'm taking UP. Pero, okay, if we get the JD that we know, and hopefully he's 100% mentally, physically, and everything, I'm taking UP. You know why? Why? Because kita eh, when LaSalle bullied Ateneo, yun yung may sinasabi ni Coach Tab, di ba? Na kulang sa Ateneo ngayon. Composure, experience, and all that. So, when LaSalle bullied Ateneo, they won. Sino kalaban nila kapatid? UST couldn't bully Ateneo. Wala, hindi. Di ba? Hindi.
I feel like UP, with the players that they have, and bro, we have Alarcon, di ba? Abadiano, JD, kung bumalik, Fortea, Lucero, si Aparador, di ba? Tapos si Tamayo. If they add a sindak factor, intimidation factor, paramdam mo, tirahin mo, when I'm saying tirahin, hindi sakta na. Pero you get what I'm saying. Basketball people know this. Pag dilagyan mo ng ganong factor na patapangan tayo, feeling ko, UP mananalo. But if you go just basketball sa basketball, may tulog tayo dun. Pero talaga, kailangan especially mong... with the way Ateneo is playing right now, I think we really have to be fair. Lagi naman eh, bro. I mean, sa coach tab team, you could really expect them to... Oh, to fight. Eh, kasi ganito naman at the end of the day. At the end of the day, ang goal mo, if you go up against teams na malalakas, you look for their Achilles heel. Oh, kunyari, walang big man. O, dito tayo sa ilalim. Ilalim tayo na ilalim. Walang point guard. O, di, patakin nyo na patay. Pressure tayo ng pressure. So, you have to look for that Achilles heel. Sa atin, I don't see any Achilles heel. But, inexperience, mga bata, hindi ko alam kung sanay sa tirahan si Balungay. Hindi ko alam kung sanay sila. Garcia. Hindi ko alam kung sanay sila doon. Even Dave, I don't know. Si Dave, baka pag ginanon-ganon mo yan, baka magbago, di ba? So, yun lang nakikita ko eh. Because you can't attack them basketball-wise. Kasi, obviously, Coach Tab will be prepared eh. Di ba? But if you attack them the way Alasal attack them, yung puta, tinitiran. Malaking bagay yung tinira ni Evan si Fortsky. Oh, he sent a message eh. I mean, obviously, we didn't know na puta accumulated pala yung mga sportsman like so the suspension. So, when he was suspended, when it was announced that he was suspended, and then it became a stupid move. But, since hindi naman natin lang accumulative yun, at the time, I don't think they would have won if Evan didn't do that. Because simula daw nun, parang hindi na dumadrive si Fortsky. Oh, syempre, may intimidation factor na yun. Oh, eh. So, yan yung Ateneo Lasal of old. Lalo na putik, siyempre, inisip ni Fortsky, shit, ako lang yung point guard dito. Totoo. So, pag pumasok dito at masaktan ako, mas dali kami. Mas dali ako. Tapos, siyempre, tinira na ako, baka ulitin, blah, blah, blah. You get what I'm saying? So, you have to attack yung weakness ng team. Eh, wala namang weakness yung Ateneo, kundi yun eh. Hindi ko makita kung kaya mo laban. Kung nilabanan ng Lasal yun, na laro-laro lang, walang Shani Winston na maangas, na Kiambao, na Siga din, hirapan sila doon, bro. So, talent is obviously there. Talent is there. But if you play them UAAP style basketball, you have to play them NCAA style of basketball. Ito, bardagulan. Bardagulan, bro. Kasi if you play them, ano tayo, quiet, laro lang, execution, baka di tayo manalo kung execute lang, bro. I really think we have to step up our defense. Our defense is horrible. Yeah, imagine that. If you play that kind of defense na hindi mo pipisikalin yung Ateneo, patay ka dun, bro. Patay ka. I think we could even take a page from what NU did to us. Yan na mismo yung dapat ginagawa natin sa defense, eh. Oh, yung talagang bardagulan, no? Grabe, NU. Kasi, di ba, lagi naman tayo nagpa-full court pickup, eh. Lagi, di ba? Oh. Madalas. But it's ako naniniwala ko. Most of the time, it's token defense lang eh. Kailangan nila gawin sa Ateneo. Because if you don't, if you play basketball lang, patay tayo sa Ateneo. GG tayo dun. But then again, like what you said, buti na lang din, medyo may gising factor. And then hopefully JD sa 100%. That was very valuable talaga. Because damn, I just realized how, you know how last year parang ang dami naman nating point guard? Di, pero ngayon? Ngayon parang, si JD lang pala. Ngayon kasi, marami tayong guardia, pero isa lang yung point guard natin. Oh, and by the way, I said this yesterday. Fortea, yes, we joke around about it, that he takes ill-advised shots, and he takes these shots na parang nagmamadali. To be honest with you, I covered the kid in high school. Ganyan na siya. As in, handle, biglang pak, bibitaw. And even if we joke around about it, as a player and as someone who is watching a fellow player na naiintindihan natin yung dinagdadaanan niya, hindi mo pwedeng palitan yung ginagawa mo. Maybe sige, at times, medyo you'll get better at it. Pero you can't change your game, bro. That's exactly why you're at that position eh. Oh,
ba't ka because mo umabot dyan? Kind of dahil play. Magaling ka sa ganun. Ba't ka ba player of the week? Dahil sa ganun-ganun mo, hindi mo na-shoot kahapon. Puta na mag-practice ka this weekend, yun lang. And then, gawin mo ulit sa Sunday. Ganun talaga. So, I don't like, ang galing nito ngayon. Exact same game, different results, exact same shots, possessions. And are you really gonna judge a player based on one game? Can't. So you have to give it to him in that way. I'm not saying I'm letting him off the hook. Nah, he really took some bad shots. But he took some bad shots. Tama ka dun eh. Hindi naman pwedeng... just like people were saying with KQ. So ba, dahil ganun yung laro niya, sabi niya overrated? Hindi. Sila, kumbaga, ayos naman yung bantira mo. Tapos. Pero never, I will not get on him to the point na baka mapaisip na siya. Ngayon, habang gumaganon siya, all his life, behind the back siya, in his head, instinct niya, pupull up siya. Ngayon, biglang, masisira siya nun. Masisira siya nun. Hindi pwede, babe. So, hindi pwede, babe. Sorry, babe, pa sagot naman siya. sabi mo, pwede ako. Oh, anyway, yun. So, with Forte, I don't think that's fair. Let him be. He missed. Sad. Bounce back. I hated how we celebrate a player just 3 days ago and then crucify him. Nangyari din kay Fortsky. Ayun na nga. They were crucifying him against Lasal. Ngayon na nag-20 ulit. Ah, puta, ano, Fortsky is our man, is our King Eagle. Ano ba talaga, puta? You have to stay like it's the bane of today's society that's not looking at the bigger picture. With players, you can't get too high, can't get too low, stay in the middle. Ganon din fans. Don't get too high, don't get too low, stay in the middle. In the middle ka lang. Kasi trust me, you don't want... Yun eh. Because you don't want to be that guy na, ito ah, player, you don't want to be that guy na, ikaw yung nakita kong tinitira mo ako nung sumamalaro ko isang laro, bilang sunod na araw, tontuwa ka sa akin. You don't want to be that guy, trust me. And players, oh my God, players see that, bro. Especially those na medyo may pangalan ka, analyst or whatever, or feeling analyst, di ba? Ngayon kasi pag may Twitter ka, analyst ka na eh. Oo, mismo. Di ba? There are only a few on Twitter that have no basketball background. But I kind of respect because yeah, you put the work in. Bro, solid yung ano, yung si Vincent Alba ba yun? Oh, yun. Ryan Alvara ata. Yun. There are times na medyo this... Again, being an analyst, hindi naman dapat agree tayo sa lahat na sinasabi natin. Oh, mismo. Oh, but there has to be mutual respect. Now with Ryan Alba, I'm sure he has a lot of takes that I don't agree with. I have a lot of takes that he doesn't agree with because we are looking at it differently, different perspective. Ako player ako siya. Numbers, effort, ina-effortan talaga niya, bro. Bilib ako sa mga sinasplice niya, pare. Bilib ako. So, he studies the game from the outside. I played the game from the inside. Now I'm not saying Ryan Alba, wala ang karapatan magsalita. No, I see the effort eh. Hindi naman pwede lahat player eh. Exactly. That doesn't mean wala ang lugar sa basketball, di ba? But I've never really seen him ditch or diss a player. So with that, we're good. Because ako as a player, I don't like it when I see you dissing a player. I don't like it. Kasi you don't know the ins and outs. You don't know the ins and outs of the game. So don't diss a player. Diss a player based on what you see. But it's different from what they see. Diba? So, there are a couple I can respect what you're doing. Konti lang sila. Pero ngayon, since may Twitter ka, in-analyst ka na. So, nakikita ng tao yun. Na parang, tsaka dinadamdam ng player yan, kala nyo lang hindi. Kung hindi kilala. Te, pansinin mo. Si Mamo nga tsaka si Tio, hindi ko lang sinama sa first round ng mock draft ko eh. Ano ah? Dinamdam nila. Di nila dinamdam in a way na magkagalit sila pero sa akin. Pero naaalala nila, bro. Now, there are only two things. If they remember your take, sikat ka. Di ba? You're someone. Because they remember your take eh. If they don't remember your take, and it's like, sino ba itong putak na lang to? Then, bali wala yung take mo. Di ba? Pali walang tik. May tumira sa akin kapo, di ba? Stray bullet. Sino ba itong pagkangayon to? Which, by the way, thank you, Mamu, na naalala mo na minention ko na hindi ka taga-Chinese school. Puta, saan mo nakuha yun? Hindi ko rin alam, bro.
Pero yun yung Chinese ko lang po. Pero yun yung point ko, parang, sino ba? So if you're someone that the people respect, huwag kang to dito. Be objective, be critical, but you have to also understand where they're coming from. Yep. So si Fortea, let him be, man. Let him be. Okay. Kunti nga lang, no? Who are the Twitter analysts that, okay, it doesn't tell you the truth. It doesn't mean that you completely agree with him, but oh, may respeto ka na, I can see your work. Oh. I think him, meron siya talaga na parang takes na ganon. But at the same time, I still respect it because you really put effort into learning this. Kaya na hindi ka naglaro, mahirap yun, ha? Mahirap yun. So, you gotta respect. Ganyan naman talaga. I mean, hindi naman lahat ng analysts you're gonna agree with their takes. Totoo naman. I'm pretty sure a lot of people disagree with my takes. But I love how he knows his place because ang talagang focus niya, numbers. Uh-oh. Or kung ano yung nakikita niya, ganyan. So, meron akong takes niya, like, may sinabi siya na tsaka din niya kasi hinahaluan ng kung ano-ano. Pero may sinabi daw siya na hindi shooter si James Yap, something like that. Tsaka parang one of the worst shooters in the league si Pogoy. May ganun siya, bro. Baka kasi percentage. Kaya, percentage. So gets ko because you're looking at the... Well, percentages say that Kobe is not a good player. Yeah. So gets ko because doon ka nagpo-focus. Kaya nga, I can't hate you because hindi mo naman alam kung paano maging... Si Pogoy eh. So mm-hmm. We see it in a different way na parang, Pogoy, marami kami test, but at the end of the day, you're still one of the best shooters in the league because I don't look at numbers. So you could respect it, mutual lang respect. Pero actually, agree. That's like a welcome addition to the the basketball analysis world because then you give us a different take about. Oh, kasi parang ako parang talaga. Percentage ni Pogoy. Every time tumitira, parang feeling ko pasok eh. So may mutual respect. May iba. Siya, he gets his clout by putting out content na. If you buy it, buy it. If you don't, don't. Basta ako, numbers ako. Pero hindi siya parang I won't use conflict with other people to gain traction. Yan yung mga di ko talaga ma-appreciate. Oh, don't use conflict for... Di ba? Because that's a way to get clout eh. Oh. Tangan na itong plan na ito, bobo. Oh, matik may clout ka. Matik, may clout ka, pare. Pero kung inaaral mo talaga the way Alba is doing, inaaral niya yung percentage and all that. So at least, nung sinabi niyang si James Yap, average player lang, syempre, parang ako na-trigger up, James Yap, average, wait lang, tapos biglang inaaral niya. Ito lahat ng arguments niya. Okay, gets ko kung saan ang kanagagaling. Maybe ako, as a fan of James Yap, iba lang ang tingin ko. Pero gets ko kasi inaaral mo. Pero kung wala, magtatapong ka lang ng kung ano-ano, wala. So, there are only a few. Meron pa ba? Honestly, I stopped really exploring Twitter a long time ago. Ako rin naman, bro. I only open like, notifs lang ako for the spin, tiebreaker time. For news. Actually, kahit yung mga articles sila, Sir Homer, nila, snowin. Yeah. Ako pag UAAP. Athletic, ganyan. Pag UAAP, NBA. Nanonood ako. Si Charles Tew, yan. Kasi nga, but then again, you can't count Charles Tew as someone. Charles Tew is in our space. Kasi inside the realm of basketball. And then there are yung mga outside na okay din. Na you can respect. Wala akong kilala ng iba. Pero si Ryan Alba para sa napapansin akin ko kasi naglalabas siya talaga ng tinatrabaho niyang mga stats. So respect goes out to Ryan Alba. Okay. Third game. Third game was... Ito nagulat ako dito. Iba talaga pag wala si Evan. Iba pag walang point guard. Actually, wala rin pala si Mark. Wala. Si Mark di point guard. I don't talk about point guard, bro. So si Estacio lang ang point guard. It was just Estacio. Bro, kanahin sila ng Paranada Brothers. Paranada, bro. Magkapatid pala yun? Kapatid yun to ka ba? Kuta pa rin yung apelido. Paano mo? Di ka akala ko kasi dati isa lang yung Paranada. Kaya rin tsaka Nico. Okay, kapatid, mas matanda ata yung Nico. Naglaro na ba yun siya last year? Pareho sila. Talaga? Yung Kyle lang yung mas sikat kasi yung Kyle yung shooter.
Ay, yung scorer. Yung Nico parang depensa and all that. Pero mas malaki yung Nico. Pero wild sila kanina, kagabi pareho, bro. So, balita ako kay Harvey. So, katext ko si Harvey nung ano. Message ko siya nung nanalo sila sa... Lasal. Lasal. Hindi, yung una. Sa ano? FU. FU. Kasi, message Tambak yun, di ba? Yun yung gumawa din si Paranada nung fourth. Tama. Sabi ni Harvey, makapal daw talaga mukha ng tao. Mukha nga! Makapal daw. Tapos, bro, lagi pa yun pinapagalitan ni Coach Jack. alam mo na he reminds me of Josh Urbistondo. Is that scoring wise? Is that a fair baka comparison? Naman kamukha lang kasi. O baka nga. Tangina, hindi naman scoring wise, bro. Dahil siya minsan di mo rin maintindihan yung mga tira niya. Si Josh ganun rin naman eh. Pero si Josh kasi medyo ano eh. Hindi naman flashy si Josh eh. Ito flashy eh. Flashy may bug to eh. Si Josh parang ano eh. Steady, 3 points ako, kailangan mo, depends. Ito, flashy eh. So, with him... Diba nga kamukha lang talaga? Kamukha lang po. With him, sinabi sa akin ni Harvey, lagi pinapagalitan ni Coach Jack, laging madalas daw late sa practice. Oh! Hindi mo madalas, pero pag nalilate sa practice, like talagang Coach Jack, it's on him. And pag scrimmage daw talaga, hindi na mamasa, tas lagi... Bro, ikaw yan. Lagi... ikaw yan. Actually, when people bring it up, I just don't like saying it because like, ayokong sabihin. Kasi ang galing niya ngayon eh. So, ayoko naman sabihin na, oh, parang ako, but, nung sinasabi sa akin ni Harvey yun, like, late it's all coming practice, back to me. Tapos, lagi daw nagagalit si Coach Jack dyan. Tapos, hindi daw talaga namamasa pag scrimmage. Lagi din pinapagalitan ni Coach Jack. Pero pag game, wala daw magawa si Coach Jack kasi, kailangan natin manalo. Siya matapang. Siya ay tira ng tira. Shoot naman. Go. So, Harvey was telling me daw. Like, this is not, tanggalin nyo na yung comparison sa akin. But then, like, this is like, when Harvey was telling me that, sabi ko, kaya naman pala ganun yung bata. Meron daw talagang AI vibe. May swag eh. May swag. Meron. Meron siyang old school na parang, feeling ko ah, don't get me wrong ah, of course, this is just an assumption. Since late siya sa practice, or merong mga ganong balita at least, I doubt nag-extra work yan. Sure. Kung Hooper, nag-extra work man Hooper siya. Hooper lang talaga siya. Yun na nga, exactly. So, meron siyang vibe na AI na parang, di ako masyado nag-practice, pero kakainin pa rin kita. Like, meron siyang old school vibe. AI Stephon Marbury. Oo, yung... Actually, yun ang sinabi ni, ano, ni Harvey pa pala, nakalimutan ko. Late sa practice, lagi pinapagrita, pero hindi pa rin nila ma-stop sa practice. So, wala ka magawa. So, meron siyang vibe na ganun, bro. Meron siyang old school AI vibe na ganun, parang, yung parang... So, parang si Ryan lang yan. Parang Benefe. Ganun. Parang ganun. Meron nga siyang vibe. Kasi, yan naman yung uso nung time natin eh. Oh, miss. Diba ang nag-extra work na time natin? Diba naman yan? Tangina, baka magpibigan yan. Huy! Oh, bro. Oh, relax. Alam ko yan kasi ako yun eh. Oh, ako yung nag-extra work eh. May hiya ka mag-extra work kasi yung mga superstars sa team mo, honestly, may mga superstars sa team mo, ito, extra, hindi ka naman magagamit. Dahil, ganun. Meron siyang ganung vibe. I'm not putting assumptions on Kyla. And guys, don't, hopefully Kyla, if you're listening, I'm not putting any assumptions. But you have that vibe na, kainin ko lang din kayo lahat. Dami niyong arte. Doon ko nakoconnect. Na parang, ano ba ito? Stretching na ito. Ganun ako nung dati player ako, diba? Stretching, gagaling ba ako sa stretching na ito? Like si Diego, di ba? Like si Diego, sobrang extra yan ng rookie siya. Relax ka lang bata, kakainin lang dito sa scrimmage. Alam ni Diego yun. So, may ganun siyang vibe. That's why I really enjoy him. Na parang, I really enjoy watching him. Sorry, pause. But I really enjoy watching him. Yeah, because you're seeing a reflection of your former self. Not really a reflection of my former self, but a reach from the old school na parang, di ba? Old school eh. Na yung swag niya, nanggagaling lang sa swag niya. I don't think it comes from preparation, bro. I think it just comes from the natural... Puta, di nga, late nga sa practice eh. Bro, tsaka yung mga tira niya, bro. Yeah, that's just pure talent, for sure. Bro, yung hooping skills yun, bro. Meron siya talagang vibe. I'm very refreshing sa akin si Paranada. Because... Actually nga, meron bang player na ganyan recently? Wala eh. Diba? Kasi everyone, I'm not saying may tama at may mali. I'm not saying na mali si Kyle for having this kind of mentality. And I'm sure
I'm sure di naman siya tamad eh. Hindi ganun naman eh. Siguro. Pero there, di naman siya aabot dito kung tamad oo siya. Oo naman. Ako, umabot ako doon ang tamad ako. But I'm saying... Special case ka eh. Special child ka kasi. Pero like, I'm saying like, lahat kasi parang ano na eh. May vibe na na hard worker. Oo, oh, siyempre. Eh diba? Kasi, siyempre nakita mo sa social media eh. Ganyan din eh, oo. Oh. Ito, I really wanna know if he works. Kasi hindi ko ina-assume. I wanna know nga. Kaya really nung panahon natin, yung tabu mag-extra work. Wala, bro. Five spots ka lang. Anong extra work dati? 5 spots. Tapos hindi pa 10 made. Masipag ka na nun kung 10 made. Kung 10 shots, normal yun. Normal yun. So, meron siya. I wanna know. Hopefully, if a UE player or UE someone is watching this, hopefully reach out to me and let me know if Kyle works hard. There's a difference. Does he work hard o magaling lang talaga siya? Because I would be super refreshed kung narinig, kung nalaman ko na AI talaga siya na. Pero doon pa lang eh, doon sa part pa lang na lang siya pinapagalit ni Coach Jack. May times na gusto siya pauwiin ni Coach Jack. Talaga? Oo, as in may ganun talaga siyang vibe. Pero, sinabi din ni Harvey, pag scrimmage, wala daw makabantay sa kanya. So wala din. So feeling ko talaga, alam mo, katingin ko sa kanya, bro. Bro, sa totoo lang, hindi ba sa dorm nakatira to? Oh. So may vibe siya na darating siyang practice. Late siya nagising. Kasi late eh. So ba't ka late? Kaling ang dorm. Late siya nagising. Dumating siya na antok-antok pa. Shit, sorry coach. Diba? Sorry coach, I slept in. Amboy ba? Oh, kasi amboy sila eh. Galing sila states pareho eh. So, sorry coach if I slept in coach. Sorry I'm late. Okay, bumurahin siya. Wala, same. Bumurahin siya pag-late siya ni coach Tab. Ay, Coach Jack. Tapos bila scrimmage, ano ba, yung parang puta, may muta pa tayo. Siya yung type of player na kahit may muta, papasayawin ka niya, bro. Ganon yung vibe niya. That's why I'm very happy for to see him na may vibe siya, ganon ba, wala stretchy time. I'm very happy that kind revive was revived. Mukha bang may athleticism yung mga kilos niya? Wala, bro, para siyang ano eh, the professor, gumalaw, honestly, tira pa lang, may ganon siyang vibe eh. Tira pa lang galing dito. Bro. Hooper, bro. May vibe. But you can imagine the practice that I'm saying. Darating siya, may muta pa siya. Oh, sorry, coach. Marami tas, rin akong teammate na ganyan. Diba? Tapos pagting na scrimmage, biglong, takot na siya pa din. Magagawa mo. Tapos, yung sobrang sipag, na nandun 1 hour, 2 hours before practice, hindi siya madepensahan. Yung ganung Feeling ko na titrigger siya in a way eh. Naalala mo ba si Pinggoy? Oh, hindi ah. Tangin, lockdown. Lockdown. Sorry. Ay, ota. Jerry, lockdown ka pala nung high school. Sorry. Oh, pero tanawin mo sila. Di kami mag-champion kung alam. Pero I really see the vibe. So, I wanna know. Damn, Harvey. I mean, I'll reach out to Harvey one of these days and ask. Kasi bro, hindi ba 25 points yun ang... Oh, 25 points, hype na yun. Tsaka, bro, di naman basta-basta yung depensa ng Lasal. Bro, anong... Sa kanya, basta-basta. Sa paningin niya, parang, sino ba itong mga to? Kainin ko lang kayo lahat. Eh. Galing. Tonto ako sa kanya. Okay. But yeah, for Lasal, basically, bro, baliwala yung panalo sa atin eh. Wala, bro. Yun na nga. Para, baliwala. Because you beat a top dog, you beat one of the top, yung mga kalaban mo sa position, you but you got beaten a by a team na hindi naman mo kalaban sa position. Oh. So parang wala, it canceled out. It sucks. And you can't take it back. You can't get it back. So now, even if you do make it, let's just say you make, matik naman final for you. But at the back of your head, tap in and natalo tayo sa UP. But at least, this day has just really prove to us that this is gonna be one of the most, if not the most exciting UAP season in recent memory at least. Again, diba? The alumnus in me for Lasal, it sucks. But the fan in me for the UAP, good because parity. And then the individual fan in me of Paranada, happy as well. Pero the, syempre, if you think Lasal-wise, sayang talaga. Tinalo mo na yung Atinehi. Talo pa sa UE. No disrespect, but man, I gotta give it to Coach Jack. Tapos bro, pumarin yung sistema nun. Advantage niya yun eh.
Feeling ko may ano yun eh. May alam yun. Meron yun. May tanong ako, bro. Eh, sabi niya nga, halos gaya naman, rin naman sistema ni Coach Franz eh. But I have a question. Protege, hindi naman protege, pero assistant ka ni Coach Franz. Long time longest assistant. Time. Ikaw yung First Coach assistant. Sandy. Oh, not mismo. Even si Coach Sandy, wala namang main head coach eh. Coach Sandy, naging coach na lahat eh. Oh, tama. Nung tama. Naging coach Norman, naging pero coach siya ko. Pero talaga dikit siya kay Coach Franz. Kay Coach Franz pala. So kung si Coach Franz, kalaban nila si Manong, malamang, open communication niya ni Coach Franz. So, meron. Ano kayang, like, kung si Coach Franz nga, would you help Coach Jack knowing na si Coach kapatid kay tatalonin mo? Or, I'm sure, maybe even Manong would ask Coach Franz, Coach, Brad, Kotol, paano ba to si Coach Jack? Ano bang tingin mo? So, parang nasa gitna si Coach Franz. Kapatid niya versus yung, ano niya, long time. Ang sama pareho niya sinagot yun. Para lang walang talo, no? Para, oh, binigay ko sa'yo, bahala kayo dyan, magsabong kayo dyan, di ba? So I'm sure Coach Franz was watching that game. For sure, pare. I'm sure he was very curious about it. Ano mangyayari? So, galing, ganda ng, ano. And, to be honest with you, hindi namin napanood tong game. Oh, di namin napanood, eh. But we had fun, what, ano, like, I saw the highlights. Pinanood ko yung Paranada highlights. Yeah, I did watch a Paranada highlights also. Pati yung ano. Layup niyang ganun. Bro, kasi naman, ano to see? 13 points in the last 2 minutes? Sheesh. Tsaka yung mga 3 points. Tsaka yung mga step back. Siguro yung depensa ng Lasal, di nila ina-expect na ganyan. Kaya siguro parang, what? Parang they don't know what kasi bro, ang liit niya eh. Kaya nga eh. Parang how can this guy beat us? Parang yun siguro yung dumadali sa utak ng Lasal buong game. Parang, huh? Paano nangyayari ito? UE. Huwag niyong papaalisin yung batang. Huwag, please. Tangina, ilock ninyo. Ilock ninyo sa dorm niya kung kailangan. Kasi bro, imposible. Ilang taon pa lang. Bro, baka may 3 years pa yan. Tangina. Baka may tumatawag. Di pa naman siguro aalis yan. Kung may tumatawag dyan. May offer. Let's cross the bridge when we get there. Pero yeah, tama. They have to lock that guy in. Kasi he's slowly becoming the face. I think or he already maybe is. He is. As great as Pagsanhan is, offensive. Let's face it, Pinoy tayo eh. Offense ang gusto natin eh. So, Paranada is the face. When has Paranada a defensive the player Paranada when has a defensive leader. Player ever been the face of a team? Yeah. Sorry, Pagsanhan is the leader. Paranada yeah, but is the Paranada face. Is the face. But, if you watch the KQ episode na malalabas, doon yung makikita paano mag-alaga ng player na, oh, bawal kang umalis. Kulang na lang. Iposas na nila si KQ. Hindi ko pwedeng umalis. Nakaganyan si KQ, walang magawa. Props to Lasal. Man. Ang ganda talaga ng dalawang episode na excited ako. But SMB ang lalabas this week. So, yeah. Okay, anyway, last game. Last game, Adamson FEU. I think the biggest question would be what's next for FEU? Nakikita ko dito sa FEU. Maybe it's just not working, bro. It's not eh. At saka parang yung naiisip ko kanina parang pag hindi sila nakakashoot sa labas, paano na? Kasi nahihirapan sila pumasok eh. Bakit? I don't know. Ang ganda ng defense. Well, maybe yun nga. Credit to the Adamson defense kanina. But like, parang that's been the story. If they're not able to knock down shots, then talaga patay sila. Patay talaga sila. Ano talaga eh, bro? Parang kulang. I don't know if it's, you know, being objective. Coach Olsen, it's not, hindi siya magaling mag-coach. It's just not working at the moment with that set of players. And they're not lacking in talent naman. Ako kasi bro, kasi Coach Olsen na. From recent memory of how he coached yung previous FEU teams, he really allows them to play. Oh. Kasi players coach si Coach Olsen. At the end of the day, Coach Olsen, player yan eh. Yeah. And, one of the best ever. Diba? Top 25 ba siya? So, top 40. So, if you're once a player who was given the green light to maximize his talent, because he was talented, hindi malayo magiging ganun ka as a coach. So,
With that being said, yung sistema ni Coach Olsen will always be free. Kasi ganun siya. So, could be a lack of talent, could be a lack of, di ba? Of atapang tao. Yan siguro. Yan, that's what RJ brought that's to them what na RJ nawala brought. Sa kanila. RJ Comboy. And plus, the star power. Oo, RJ Comboy, Taffin, Escoto. Yan yung mga players yung visit years. And they were all, puta, bigyan mo coach ng green light? Oo, sige. So yun yung parang kulang ngayon. Because, so, or maybe so they're having, young? Okay, so having said that, na yun nga, diba, and I just don't see it working. Coach Olsen is letting them play freely. So right now, do you think that he needs to put a certain kind of structure? Pero yun nga, at the end of the day, lagyan mo na structure. You can't really change that overnight. That's true. So at the moment, I just don't see it working because yung galing ni Coach Olsen maglabas ng galing ng mga players. Hindi rin naman foolproof yun. Nalalabas yung galing ng players. Diba? So, I don't know. They need to figure things out. Yun lang. They need, obviously, diba? They know that without us saying that, diba? They know that on their own. They need to figure things out because Coach Olsen will give you the freedom, will give you the... Ako, honestly, ah. De siguro oras na para mag-tune up ng coaching staff tsaka yung team. Putang yung nakakainin ng boy yung coaching staff yung gag. Nakakainin ng boy yun. Coach Olsen, pili Denok. Ko talaga, bro, ano na sila, 0-4? Bro, can you imagine yung gigil ng mga player na yun sa coaching staff? For na sure. Parang, kung si Pingle, siguro, ako na papa, ako na re-rebound. For sure. Diba? So, may lack of talent, bro. Talaga? Parang, tingin mo, hindi? Ano, meron naman sila mga veterano dun. Tsaka naman, may mga talented. I mean, you have Anunuevo there, you have Torres, you have Sleet. But I don't see anyone as gets RJ. It's the star power talaga. Boy. Lucky. Parang there's parang no... Parang puro role player. Oh, that, tsaka there's nobody willing to yabang. Make the hard decisions. Kulang oh. Ng yabang. Kulang ng yabang na. Oh. Kailangan talaga yun eh. Kailangan mayabang eh. Kulang sa yabang. Kulang sa angas. Kulang sa hindi tayo matatalo. Oh. Kung hindi kailangan man, may at least isang player na ganun. Oo, yung matatalo na tayo. Puta, lahat tumiklop na. Ako na. Yung Sleet, feeling me. Ko yung Sleet, maybe not now, but he will be one of those. He's people. Coming close to it. Putang na nag-wild siya nung kalaban at tinayo, oh. Diba? So, I see that in him. But I need someone who is, ako na. Putang yan. Ayaw ninyo eh. Diba? Yung Comboy bro, Loki, ganun yun. Oo. Ganun yun. Para, nung pumasok pa lang yun ng high school. Arvin, di ba si Arvin kay Coach Olsen? Oh, si Arvin. Yun. Yun yung mga, tangay na bahala. RJ, yun nga eh. That's why you see the difference between RJ. Meron bang nawala from last year to this year? Si ano RJ lang eh. Yung import lang. RJ lang, bro. Oh, tsaka si RJ. We need someone. Kasi I'm not even saying na titira lang na titira. No, I will be the one to make the decision. Ako papasa, ako titira, ako na. Kulang sa ganun. In which... Tsaka yung pagda sa huddle kayo, yung sasigawan talaga kayo lahat na, huy, gising! Oh, hold each other accountable. Oh, yun, tama. Parang, huy, gumising kayo, putang na nga. 0-4 na tayo. I just don't see that anyone right now don't. But, you know, we don't know what happens behind closed doors. Exactly. And I think it shouldn't come from Coach Olsen. We also have to remind everybody that they still have 10 games left. Oh, no. Di pa to tapos. Crazier things. Oh, but that's why they need to adjust something. Something to it's different kasi address. When a coach gets on his team, that's different from a player getting on the team. Na, umayos tayo. I'm sure Coach Olsen, being a point guard in his playing goals, ganun siya nun eh. Hindi siya nagkukulang dyan, for sure. Ang yun nga, tama, kulang lang talaga ng player na maggaganon sa kanila. Kulang pa. Hindi ko pa nakikita kahit kay LG. I don't see the ano yet. Siguro hindi natural born. Kasi quite si LG, di ba? So, maybe RJ is just really more extroverted that way. Oh. So, we'll see. Okay, this is not over for FU. It's 0-4. Obviously, it's a climb that they have to... It's a hole they have to climb out of. But I think it's too early to make changes now. I think they really need to just adjust.
I'm sure they're adjusting. Take some small tweaks lang, no? Hindi natutulog si Coach O. Oh, pare, sure yan. Hindi na si Coach O. Kaya, tweak lang. Tweak lang niya ayusin. And hopefully, you know, breaks of the game din go their way. A lot of averages din yan. There will come a time na biglang nasa iyo napunta yung mga loose balls, sa iyo napunta yung mga shoot. Diba? Mintis yung kalaban. Meron din. So, you know, we've seen crazier things. And, you know, it's crazy. It's hard to say naman na maging winless this season. Parang but, imposible naman natin. But this is the beauty of college basketball. Because college basketball is beautiful because hindi siya parang pro eh. Na hindi. Yan na yung team though for the rest of... Hanggang mag-retire yung mga yan. Ito, pros, ano eh, circle, mawawala yung magagaling mo, hahanap ka na naman ng bago. Mawawala, hahanap ka na naman ng bago. So palit na palit. That's now, if you look, exciting. There was only one team, at least from my era, from bata pa tayo, there was only one team who never saw the Cellar. FEU. They never saw the Cellar. Never. They were competitive from what I remember, ah, like, Arwin ako eh. Arwin na inabutan ko, Bacani, Celino Cruz, kailan ever? I don't think they... Never. I don't think they dropped down to the... Maybe they had one or two seasons nung parang pero never naging... Sila. Never... Kailan sila nag-rebuild? I think mayroon nung isa Coach or dalawang Glenn? Season. Oo, ata. Bago pumasok yung mga malala... Hindi ko naman... I may be wrong. Okay. We may be wrong. But from our memory, yun lang hindi. Lahat umikot na. NU, naging obviously kami... Ateneo during the pre-LA Tenorio era. Yep. Lasal nung hindi nag-Final Four nung 09 ba? Yeah. Diba? Nung nawala si JV. Uh-huh. Adamson nung sa amin din. UE ngayon. Last year pala. Sorry, last year. UST. Oh, nung Dark Years. Nung wala pa si Coach Alvin. FU lang bro. Ang never ko nakitang nag-struggle. At hindi nag-vavive for a Final Four spot. So kita mo ngayon pare pag nakita mo standing puta I think this is their worst start niya in this is years. I don't remember a start like that. I never 04 no bro I remember when during my playing years obviously pag pinta standing lagi kami nasa ilalim pero yung FU pare lagi 1-2-1-3 bro never pare. So this is not a shot at FU this is just I'm just stating the beauty of that cycle of college basketball na you may be strong now but if your program is not set for 3-4-5 years from now you never know bigla umiikot yung gulong eh hindi ka tulad like kunyari SMB ka ngayon wala na yan set ka na hanggang mag-retire si Junmar okay ka pero yung college bro magaling yung I can just imagine the stress of running a collegiate again play. If you're a head coach in college you're not just a head coach you're a program director or ikaw nag-aayos ng program oh hindi lang yan on the court hindi lang on the court yan isa pro kasi parang feeling ko on the court ka lang eh merong manager merong governor or whatever na may rampilingke na oh dar si Ham di ba oh ito yung team mo i-coach mo. Sa college, parang ikaw yung bro, kunin natin ikaw yung team din. Binaba. Tsaka bro. Punta tayo dito sa ganito, punta tayo sa ganyan, oh, tingin yung, natin si ganito. Tsaka yung keen eye mo na, ang ina, bangku to dito ah. Kausapin ko nga to. Oh, bangku ka dyan. Bagi ka sistema ko. Tapos paglipat mo, papagaling. Like, iba yung trabaho ng college coach. That's why I really feel like mas matrabaho talaga yung college. Oo naman. Matrabaho. Mas pressure, mas matrabaho. Siyempre talaga, kasi you have the alumni breathing down your neck. Pero mas mataas bayad si pro. Siyempre. Eh, pero... I know. Professional yan. Pero talaga. I really believe, I think even pro coaches can agree to this, that it's more fulfilling to coach college. It's more rewarding maybe, financially. Not even coaches, bro. I mean, even players would even say that. Fulfilling to play in college. Oh, man. Iba pa rin talaga ang college. Ibang college. Parang never ako nakarinig sa retired players. Na di nila nag-miss yung college days nila. Or you would seldom hear someone say na may miss kong maglaro sa PBA or pro. Oh. Laging college. Iba talaga. Kahit naman sa NBA, di ba? Lahat sila college.
I miss college. Diba eh? I mean, just being with that kind of crowd, the alumni, the drums. Oh, it's the total experience eh. Tsaka yung parang ano kayo, parang pamilya talaga kayo, literal. Oh, pamilya, mismo. Tsaka nga kasi pag nag-pro ka, wala na magiging robotic na yun eh. Araw-araw mo na yung ginagawa, trabaho mo na kasi. Magiging opisina mo na yung opisina. So, yun. So, we'll see what happens to FPU, man. There are a lot of games. Hopefully, their next game, they could turn it around. Because ang mahirap dyan, bro. I've been there, obviously. 0-14. Every game, it's a tougher climb. And every game, your confidence, pang. Parang 0-1, 0-2, putang ina, 0-3, 0. Hopefully hindi na mag-0-5. I don't know kung sino next game nila. Let me check. Hopefully it's a winnable game. I mean, with all due respect. Hopefully it's a winnable game, bro. FEU is going up against DLSU. Galing on Saturday. Galing pa sa talo. Yeah, we'll see, man. I hope for the best for FEU still. It's funny because as this podcast, we hope for the best for all teams. Hindi naman pwedeng lahat sila panalo. Tangina. Hindi tayo magagawa dyan, di ba? So, supporta lang tayo parati. No, nod lang tayo. Enjoy lang tayo. So, thank you pa rin sa supportan yung lahat, by the way. And so, coverage ka? Yep, later. Kalookan. Later, sa Kalookan siya. Ako sa, ano pa ako? Saturday pa ako, guys. I have my hosting lang ako today. Ay, nasa Dutdutan ako bukas sa mga nasa Dutdutan. Mag-host kami ni CE ng Dutdutan. Si CE din? Hindi ko alam bakit. Like, tangin na. Hindi naman ako bagay sa mga ganun. You know the funniest thing? Okay, so, this is the funniest thing. Nandun kami sa isang sponsor ng Dutdutan because we need to get gear to wear for the Dutdutan event. So, nandun kami and sa tribal. Oo. So, alam mo na yung vibe. Rock. Siyempre, Dutdutan eh. Vibe, rock. So, tribal. So, yung mga t-shirt namin, mga may bungo. Alam mo yun? Anyway, nandun kami sa store. Tribal. Tapos, siyempre, yung mga salesman doon, puro tattoo din. Puro tattoo. May mga tunnel sa... Kasi mayroon pala talagang tattoo play parlor doon. Sa did tribal? No. Sa tribal, may bro, doon ako lang kita na parang, uy, meron pala talaga, may tattoo parlor, tsaka piercing. Damn. So, alam mo naman yun eh, like, this is not judgmental, like, this is just being real. That vibe, that market, alam mo na, meron ka ba nakita tattoo artist na wala tattoo? Siyempre wala. Diba, yung tattoo artist ko puno din ng tattoo eh. So, alam mo na yun. So, yung mga hikaw, diba, yung mga tunnel, ganun. So, anyway, ganun. So, kami ni CK, naghihintay lang kami ng, inihintay namin ma-check out yung mga kinuha namin yung damit. So, nandun ako sa may pinto. Tapos, doon ka pala bibili ng ticket para sa Dutdutan. So, may mga tao pumapasok, bibili ticket. So, nandun ako sa pinto. So, nakaganon ako. Nakaganyan lang ako. Brad, alam mo kung ilang tao lumapit sa akin na nagtanong? So, parang, sir, may ano po ba dito? Nagbibenta po ba kayo ng ticket? So, parang ako, so after a while, noong una, parang natatawa-tawa pa ako. Ay, hindi ako nag-work dito. Sorry, ask them. After a while, narealize ko, sila. Si CK nagpa-realize sa akin. Babe, kamukha mo yung nandun sa parang poster na tribal na puro tato. Tingnan mo, kamukha mo. Doon ko lang na-realize na, putang ina, oo nga, no? So, ano pala talaga? Kuha ko yung vibe, ha? Malamang puta, dami mong tattoo, eh. Kaya nga, doon ko lang na-realize. Doon ko na, parang hindi ko pa nagigets. Okay, ako tinatanong lagi. Na-realize ka tang ina, puno rin pala ako. Tapos may hikaw pa ako, di ba? Hindi na tunnel, but may hikaw. So parang, oh man, gets ko na ngayon. Just goes to show, ladies and gentlemen, ano talaga, versatility. The versatility. Human. The versatility of Mikee Reyes. Pasautin mo ako ng t-shirt na may bungo, pwede ako doon. Pasautin mo ako ng polo shirt, dress like Mikey. Di ba? The versatility. Natawa talaga ako dahil nagtatanong sa akin. Oh, anyway, sa akin, talong din na talagang, nagbibenta po kayo ng ticket dito sa Dutu. Dapat sinabi mo, ako po yung mag-host. It's crazy, bro. Pero I'm excited for that. Hopefully, it's a different experience. And hindi malayo magpapatatoo ko doon. Not gonna lie, bro. Saan pa mo pa ilalagay yan, pare? May space hindi, pa ba? Hindi yung tanong ni Siki. Sige, magpatatoo ka sa mo lalagay. Well, yeah. Yun yung mga mangyayari. And on Saturday, covering the second game, eh. Maro masaya, eh. Parang TNT. Rain or shine, Coach Yang. Oy, maganda yan. So, I cover that sa Araneta. And then si Javi, puro... Kailan playoffs nyo?
Playoffs will start on Saturday actually. Saturday. Pero wala akong cover this weekend. Sa ano pa ako? 21 pa ako ulit after okay. today. Okay, looking forward to those games. Hopefully you can still continue to support Philippine basketball as well. Yes, as sure. You know, shoot first and let us know what's up. Okay, please join follow Hoops Up on Viber and also the Shoot First community on Facebook. My name is Mikee Reyes. This has been Javi Palanya. Take care of yourself. Take care of each other. Peace and love. We'll see you all tomorrow.